Samantala, bago umiral ng big-time oil price hike, nagkumahog ang ilang motorista na magpagas kanina pong madaling araw. At narito ang unang balita ni Cecille Villarosa live. Cecille. Igan sa naunang abiso ng Department of Energy ay mahigit 400 mga gasolinahan sa buong bansa ang nagpapatupad ng bagong fuel excise tax rate. At kabilang na nga dyan ang gasolinahang ito dito sa kahabaan ng UN Avenue dito sa lungsod ng Maynila, kung saan meron pa silang ikinabit na tarpaulin na nag-aanunsyo nga na kanila lang ipinapatupad ang ikalawang bugso ng pagtaas sa fuel excise tax, at yan ay kaugnay pa rin niya ng patuloy na implementasyon ng train law. Alinsunod na rin yan sa naging kautosan ng Department of Energy na dapat ay inaabisuhan ng gasolinahan ang publiko kung reflective na ba sa kanilang presyo ang bagong fuel excise tax rate. Pero kapansin-pansin, ano, balikan lamang natin na hindi pa ipinapataw ng gasolinahang ito ang bagong fuel excise tax rate sa lahat ng kanilang mga produkto. Mga piling produkto pa lamang nila ipinapatupad ang bagong ang singil sa buwis. Nakadepende kasi iyan, Igan, kung ubus na ang 2018 inventory o stock ng produktong petrolyo ng gasolinahan. Pero ipinapailan man o hindi ang bagong fuel excise tax rate, talagang malakihan ang oil price hike ngayong linggong ito. Mahaba ang pila ng mga sasakyang nagpapakarga sa gasolinahang ito sa Caloocan. Hinahabol kasi nilang makapagpagas bago tumaas ang presyo ng produktong petrolyo alas 6 ngayong umaga. Lalo't malakihan ang taas presyo, sayang daw ang matitipid. Sa diesel, 2 piso at 30 sentimo ang dagdag presyo kada litro. Piso at 40 sentimo naman sa kada litro ng gasolina, habang 2 piso naman para sa kada litro ng kerosene. Kasama sa mga nag-anunsyo ng oil price adjustment, simula ngayong alas 6 na umaga, ang mga kumpanyang Shell, Petron, Flying V, Unioil, Sea Oil, Total, PTT Philippines, Phoenix Petroleum, Petrogas at Jetty. Ang Caltex at Eastern Petroleum nauna lang nagtaas kaninang hating gabi. Pero kapit lang kapag ipinasa na ng ibang gas station ikalawang bugso ng fuel excise tax na ipinataw sa kanilang mga bagong inventaryo, resulta nito panibagong dagdag presyo. Sa ilalim ng train law, ang fuel excise tax ngayong 2019 para sa diesel ay 450 pesos mula sa dating 250 kada litro. Gasolina ay 9 na piso mula sa dating 7 piso. Sa kerosene ay 4 na piso mula sa dating 3 piso. At LPG, 2 piso mula sa dating piso. Ang mga pumapasada gaya ng mga taxi driver na babahala dahil mababawasan na naman ang kanilang uwing kita. Dati-dati naman umuwi kami ng minsan 1,000 ganyan. Ngayon parang tabla-tabla lang. Kailangan sipagan mo lang talaga pasada mo para kumita ka. Halos hindi na nga kami kumikita sa taas ng gasolina . Taas ang taas. Eh sinasabi nila higpit na sentro. Sobrang higpit na nga. Wala nang higpit . At kahit ang mga pribadong motorista, umaaray din. Tumaas na lahat ng mga bilihin. Tapos yung pati yung mga gas natin, mga diesel, tumaas na rin. Tapos yung sahod, ganun pa rin. Paliwanag, Igan, ng Department of Energy, bukod sa fuel excise tax rate na bago ngang ipinapatupad ngayong 2019, ang pagtaas nga ng fuel excise tax rate sa ilalim pa rin ng train law, pataas na talaga ang presyo ng langis sa world market, at yan ay bunsod na rin niya ng desisyon ng mga oil producing country na bawasan ang produksyon nito. At live mula dito sa UN Avenue, lungsod ng Maynila, balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Cecille Villarosa.